Hello mga ka-Mother Earth! Welcome back sa aking channel! So for today's video, ay kakausapin ko po o interviewin ko po si Ma'am Maria Aileen Braganaza, isa pong physical therapist dito sa amin sa Masbate City. So sabay-sabay po nating alamin ang kahulugan at kahalagahan ng PT sa mga baby natin at sa ating mismo mga nanay. Sasamahan ninyo ako today! Clock is ticking, time for the weekend, work is coming to an end. So nandito na po ako ngayon kay Mama Ai at nandito po si Mama Ai. So ang una-una kong itatanong ay, Ma'am, first po ay ano nga po ba ibig sabihin ng PT? Ayan. So may kote ko na rin ako para mas isa-isa ko siyang ma-explain sa inyo. So first of all, in general na muna, what is physical therapy? So physical therapy is one of the healthcare professionals who promote, maintain, or restore health through physical examination, diagnosis, prognosis, patient education, physical intervention, and rehabilitation. This is prevention at health promotion. So medyo parang hirap ano. i-simplify natin para mas maintindihan natin kung ano ang physical therapy. So ang pinaka goal kasi namin is to restore function. So kung halimbawa nagkasakit ka, hindi ka na makalakad ulit, so doon na papasok ang physical therapy. Pero first of all, i-explain ko muna na ang PT is healthcare professional. Kasi kadalasan dito sa Pilipinas, pag sinasabing PT, is parang hinahanay kami sa mga massage therapist. So which is not. Kasi ang PT po is 5 years in college. So 3 times lang na pwedeng mag-take ng board. Kasi pag hindi ka nakapasa within the 3 takes sa exam, magre-refresher ka. It's either sa Lasal or sa UP. So, ganun siya kahirap. Oo. Tapos, so, di ba ang massage therapist kasi is 6 months. In situ yata ang tawag doon. Ano? Ayan. So, sa PT, may evaluation kami. So, kung halimbawa, kasi may tinatawag din kaming PT diagnosis. So, kung halimbawa yung pasyente, nakikita namin, ini-evaluate namin siya. Tapos, nagkakaroon din kami ng PT diagnosis. For example, may pasyente, di ba, walang dalang papel or whatsoever na galing sa doktor. Kami, bilang PT, pwede namin siya i-diagnose. Although sa rehab setting, like sa mga hospital, syempre may mga rehab doctors sila doon. So, nadadiagnose sila ng mga doctors. Pero kung halimbawa sa mga home cares or halimbawa may bumuntang pasyente sa'yo na magpapa-PT na wala namang medical certificate from the doctor, na da-diagnose namin yan. Like for example, CBA, through assessment at saka evaluation. So ayan. So nati-treat din kami without, di ba parang, Di ba parang doctor lang din? Oo, actually ganun siya. Tapos, pumapasok din kami yung sa diagnosis na tayo. Patient education, napaka-importante niyan sa PT. Kasi you have to educate kung ano ang nararamdaman ng pasyente or kung ano yung sakit niya para yung sa treatment, mas madaling mag-comply ba or sumunod sa mga ipapagawa mo sa kanya. Kasi naiintindihan niya kung ano yung sakit niya. Parang ganyan. Tapos, papasok na po dito yung physical intervention and rehabilitation. So, nasa PT, within the scope of the PT, napapasok na yung mga modalities, like ito, parallel bar, mga terrible, mga ultrasound, electrical stimulator. So, papasok na dyan. At saka yung mga exercises, at saka mga stretchings na napaka-importante sa mga pasyente. Okay. Di ba, no? And of course, isa pa yung this is prevention. Kasi like sa low back pain, di ba? Pag hindi na PT or na-treat yung low back mo, pwedeng magkaroon ng complication in the long run, which is yung incontinence. Pwedeng maging complication yun ng low back pain. Akala mo low back pain lang ngayon. Tapos
sa mga ilang taon, hindi mo na napipigilan ang pagwiwi mo kasi complication ng sakit. So bilang PT, piniprevent namin yon sa pamamagitan ng mga PT management. Like halimbawa sa low back pain, so marami kaming ginagawa para ma-prevent yun. Okay, kasama rin sa PT is yung kung naririnig mo yung holistic wellness. Minsan sa patalastas. Isa yun sa mga advocacy ko rin, siguro dito sa ano sa mga staff ng City Hall, kasi di ba nandito ako, and sa work, kasi pag sinabi natin holistic wellness, so healthy ka physically, mentally, at saka emotional. So, health individual ka. Kung halimbawa ikaw, healthy ka, holistic wellness mo is okay. So mas magiging productive kang empleyado ng City Hall. All, ganito din yan kasimple. Di ba, sa office work ka, yung kamay mo is sobrang sakit na kasusulat. Somehow, stressful yun kasi may pain ka. So, paano mo magagawa ng maayos yung trabaho mo? And kung halimbawa, siyempre, yung mga trabaho rin, nakakapagod, tsaka yung mga katrabaho mo. So, kung minsan hindi mo namawala yan, natatarayan mo na yung mga ka-empleyado mo. So, napaka-importante yan sa PT, para sa akin, as a PT, personally, ha. So, marami kasi tayong modalities na magagawa para ma-prevent yung mga yun. Kadalasan sa mga kamay, low back, sakit ng na actually that before hindi nyo naman alam. Eh ngayon, di ba medyo nai-introduce din somehow sa inyo? Kaya nga siguro sa mga ini-interview mo ako ngayon. Kaya talagang importante din talaga yung PT po. Apo. Yan po ang PT. So, in general. Apo, in general siya. Mm-hmm. So, yun mga ka-Mother Earth, itatanong pa po natin kung bakit sa bagay nasagot na po ni Makai kung ano yung sasabihin ako ng benepisyo ako. Kasi tatanong ko po sana kung ano ang benepisyo o kahalagaan ngayon na nasagot na po ni Makai. Yung sa prevention of mga disease, mga prolonged complications, at saka yung ano yung promotion ng health, at saka yung mismong pag-treat ng nararamdaman mo. Okay. So, ito po kasi about sa baby. Okay. Lahat po ba ng baby ay kailangan mag-PT physical? Okay. Sa previous job ko, more on maraming pediatrician kasi may tinatawag kaming early intervention, yun ang pangalan sa mga pediatrician sa mga bata. So basically sa PT kasi pag sa pediatrician, pinag-uusapan natin, ipipiti mo ang bata kung may pain, may limitation of motion, may weakness, or kahit sa adult naman, sa isang individual pag may problema, pero papasok tayo sa bata, sa mga bata, ano, mag-focus tayo sa pwede ngayon. Tapos, may neurologic problem, kung halimbawa, hindi nakaka-feel, may numbness, may tremor, may spasticity, yun, papasok na. Halimbawa, sige, magpipigay ako ng mga cases. Alam mo ang cerebral palsy? Opo. O yun, kailangan ng PT kasi it's either parang lantang buhay ang bata or it's either matigas, dalawang klase yan. So papasok dyan ng PT sa pamamagitan, although hindi na yun gagaling, hindi na gagaling ang CP. Pero kung hindi mo siya mapipiti, pwedeng mas maagang mawawala yung bata sa'yo. Kasi yung mga complications niya, di ba ipiprevent mo ngayong complication ng spasticity niya, para i-move mo yung mga joints para hindi manigas masyado. Then pag napipiti ang bata, nakukondisyon ang katawan nila. So mas malaki yung chance na lalakas ang resistensya nila. Kasi kadalasan sa mga CP, nawawala sila dahil sa pneumonia. Kasi humihina ang katawan, nakahiga lang. So pag napipiti ka, nakukondisyon ang katawan at napiprevent yung mga complication. Ano pang ibang case? Hydrocephalus. Diba malalaki yung head nila? So, depende sa case ng bata ha. Pero kung halimbawa medyo kaya naman, ipipitin mo yung bata para magkaroon ng lakas yung neck niya na mabuhat yung ulo niya. Kasi nga, diba, malaki at saka mabigat dahil may tubig na ano. Then, kadalasan kasi pag may hydrocephalus, buong katawan yan. So, ipipitin mo yung buong katawan, like range of motion exercises and conditioning. Ano pa? Yung mga common na lang sasabihin ko ako, developmental delay. Itong taon na yung bata, hindi pa nakakadapa. So maraming mga pititiknik na ginagawa para makahabol.
yung bata na ma-achieve yung mga milestone niya. So, medyo ano yan, medyo maselan yan kasi kung minsan, example, 7 months yung bata, supposedly nakakahakbang-hakbang na yan ano. Kung hindi, wala kang alam pagdating sa ano sa mga ganyan, yung bata, palalakarin mo, normally palalakarin mo, na hindi pa siya nakakadapa, which is not, kasi ang milestone, kasi you have to, stages yan na dapat ma-ano mo eh, ma-achieve mo eh. So sa PT, ang ginagawa niyan is, yun, padadakain mo ang bata, rolling. Kung na-achieve niya na yung rolling, sitting. Then stand, quadruped, yung parang baka-baka. Then, so ma-achieve mo yan at hindi yan madalian. Depende rin yan sa kakayanan ng bata. Ano pa? Developmental delay, Down syndrome. Kasi kadalasan ng mga Down syndrome, mga delayed yan. Yan. Pero kaya kailangan talaga nila ng Look, for example, club foot, isa sa mga advocacy ko is yung club foot. Napipiti yun, natitreat yun. So, hopefully, ma-introduce natin dito sa City of Masbate. May kausap ako na baka yung ano yung sa club foot treatment is madala dito sa ano sa so naintindihan mo ma'am, basically kung may pain, may limitation of motion, may weakness, may problema sa paglakad, sa posture ng bata, pinipiti po lahat yan. Bali, parang nasagot na rin po yung tatanong sa naka-mother. Dahil sasabihin mo sana, lahat po ba ay kailangan ang PT? Ayun, nasagot na rin na kanyang, nasagot na ka-mother. And so, ayan. So, ang isa na next na, ang galing talaga ni mom. So, diretsyohan ng Mother Earth. So, ang susunod ay, ilang buwan ang baby? Oh, nasagot na rin ni mom. Nasagot na rin ni mom kung ilang buwan ang baby. Pero basically, kung mind na mom. No, may problema. Kasi usually sa developmental delay, medyo late yun. Kasi sa pag-baby, hindi pa naman na, ano, o kadalasan, pag halimbawa 2 months na nakikita nila na, or na-observe, as early na may maobserbahan kang para may something wrong sa bata, that's the time na nag-ano. Although, kumukuha pa rin ang referral from the pedia. Kasi, baby, baga, kuminsan hindi naman sila nagda-direct sa amin. Talaga, pumunta naman sa mga doctors. Kasi, ito po yung isa pang tanong. As a mommy, ayos lang po ba na kami mismo ang mag-PT sa kanya o kailangan nila ng professional na kailangan kasi doon sa previous job at saka kahit dito, napaka-importante ng home instructions. Ah, okay. Kasi ang PT po is usually magastos magpa-PT. Magastos magpa-PT. Kaya swerte nga ang City of Masbate kasi nga, as of now, libre sa ganda ng facility natin dito. Pag sa regular PT, pwede kang bumastos ng 500 to 600 per session siya. Ngayon kung medyo malayo ka pa, syempre yung transportation and ano. So, kung sa amin talaga, ini-encourage namin, talagang kasama sa treatment yung mga magulang para makita nila yung ginagawa kasi twice a week lang yan or 3 times a week. So, yung mga days na wala, pwede gawin sa bahay. Okay. So, pwede rin na magturuan po pa. Oo. Ngayon, talaga, napaka-importante ng home instructions kasi kailangan yung mga ginagawa namin, home instruction na kaya ng magulang ha. Kasi iba pa rin pag yung PT session talaga. So, importante po yun, magturuan. So, maraming salamat kayo sa aming mayor na si Mom Rowena Tuwasan dahil nagkaroon kami dito ng physical. Ang swerte nyo, sa totoo lang po. And napakaganda sa part ko kasi yung advocacy ko is ano, kumbaga kaparehas namin ni mayor. So, sa akin, bilang PT at saka bilang mother, individual, kumbaga, kasi yung mga gamit na ganito, yung chance na ganito is napakagandang opportunity na maibigay yun sa akin. So, I think blessing din sa akin. Okay. Blessing din po sa Masbate niyo, sa Mother Earth. So, blessing sa Masbate niyo, blessing din sa inyo mga mamis dahil na-interview natin si Ma'am Aileen. So, maraming salamat po. Pinaulakan? Pinaulakan mo. Ang daming cases, kung halimbawa may mga cases ng pedia, pwede natin tungkol sa bata, pwede kitang makontak para ma-explain mo sa kanila kung anong ginagawa
yung mga certain na mga diseases, parang ano yung ginagawa namin sa video. Kaya pwede rin yung masubaybayan mo from day one kung paano oh, okay, no? Ang pinaka maganda talaga is yung club food kasi within 5 weeks makikita mo mag-improve yung bata. Oo, kasi may mga case din ng mga mommies nagtatanong sa akin, bakit kaya 1 year old na hindi pa makalakad ang anak ko? May developmental delay yung bata kasi as early as 7 months naghahakbang na yan, 1 month pusa na yan na naglalakad eh. Pag ganyan, kailangan nila ng PT. Kailangan definitely po para makahabol. So, ayan, maraming salamat po, Ma'am Maria, Aileen, si Braganaza po. Ma'am, salamat po sa inyo. So, huwag kalimutan po pala mag-subscribe kay Ma'am. Ito pa yung channel niya, Ma'am Mani I PT and the Mother. So, okay na ka, Mother? So mga ka-mother, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po kay Ma'am Rowena Tuasan dahil nagkaroon tayo dito ng isang physical therapist na si Ma'am Ai. Maraming salamat Ma'am Ai dahil pinaunlakan mo ang ating interview for today. At marami naman tayong natutunan ngayong araw na ito. So, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment sa baba kung may katanungan ka at mag-subscribe. Hanggang dito lang mga ka-mother Earth. Bye-bye po!